susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailanman. Matibay at... Hello. Magandang afternoon, magandang evening, magandang umaga po sa inyo lahat. Saan mang dako kayo naroroon, ang biyaya at pagpapala ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos ay patuloy na sumaating. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Ryan Asilioro America, at welcome po sa virtual prayer preaching, sa virtual live preaching po ng Preaching the Living Word of the Lord, broadcasting live mula po dito sa Lower Bicutan, Taguig City. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, buhat sa PFCC GMA Tapatpa, Brother Ryan Asilioro America, at patuloy po tayong samahan, ingatan at gabayan ng ating buhay na Diyos sa pamamagitan ng ating live virtual preaching na ito ng Preaching the Living Word of the Lord dito po sa Kapahayagan TV channel, sa Facebook page, Facebook group, at sa YouTube channel. Tayo po ngayon ay manalangin muna sa ating buhay na Diyos upang patuloy tayong samahan, ingatan at gabayan ng ating buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Buhay, banal at makapangyarihang Diyos ng langit at lupa, sa oras na ito, patuloy mo po kaming samahan sa pagsasahing papawid ng Preaching the Living Word of the Lord, live virtual preaching dito sa Kapahayagan TV channel. Patuloy niyo pong pagpalain, samahan, ingat at gabayan saan man dako sila naroroon. Inyo pong pagpalain at sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang humpay na pagpapala. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. At muli po, isang magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya, at saan man dako kayo naroroon, kayo po'y nasa bansang Hong Kong, Macau, United Arab Emirates, particular sa Dubai, Sharjah, Doha, Qatar, at sang lupalop ng daigdig, nawa po ang biyaya at pagpapala ay patuloy na sumainyo ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Muli po, ito po si Brother Ryan America. Patuloy po tayong samahan sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at ating pong tunghayan at mababasa natin ang mabuting balita hango sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ika-anim na kabanata, simula talatang 51 hanggang 58. John chapter 6 verses 51 to 58. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. Jesus said, "I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh,
which I will give for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever. Sabi po sa ating sariling wika, itong sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang napakagandang salita, mabuting balita buhat sa ating Panginoon. So mga kapatid sa pananampalataya, atin pong pag-uusapan natin ay pamamagatan ko pong the body of Christ. So sa ating ebanghelyong ating binasa at natunghayan ay isa po itong figurative statement ang ginawa ng Panginoong Hesus, na kung saan sinabi niyang ako ang pagkaing nagbibigay buhay, o sinabi sa Ingles, I am the bread of life that came down from heaven. Ika nga. At ang sino mang kumakain ito ay mabubuhay. Totoo po yun. Yan po ay isa sa pinaka popular sa atin, yung tinatawag na banal na misa, o yung tinatawag na banal na Eucharistia. Yan po ay itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. So sa pagninilay na ito ay atin pong pag-aralan kung ano ba itong katawan at dugo
ng ating Panginoong Hesukristo. Life in the body of Christ. At ano nga ba yung life in the body of Christ? At ano ang buhay sa katawan ni Kristo? Una, believers receive spiritual life through the body of Christ. Ang mga mananampalataya ay tatanggap ng buhay espiritual sa pamamagitan ng tunay na katawan ni Kristo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16 and 17, ganito po ang pagkakasabi ni San Pablo Apostol, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpirapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan. Bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Imagine po mga kapatid, sa pamamagitan ng banal na pakikinabang, hindi po natin may pagkakaila na tumatanggap tayo ng tunay na katawan ng Panginoong Yesus sa anyo ng tinapay na ostya, na siyang tunay na katawan ng ating Panginoong Yesus. In other words, sa pamamagitan ng tunay na katawan ni Kristo sa anyo ng tinapay na ostya, ang ating buhay espiritual na walang kabuhay-buhay noon ay muling binuhay sa pamamagitan ng tunay na katawan ni Kristo. At yun ang siyang nagbibigay sigla upang matanggap po natin ang tunay na pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. At yun po ang ating unang bahagi. Pangalawa ay, believers cares for each other in the body of Christ. Pinakaiingat-ingatan na mga mananampalataya sa katawan ni Kristo. At ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verses 25 to 26, ang sabi, upang hindi magkaroon ng inggitan. Maliwanag po yun. At sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Imagine po mga kapatid, sa ating pakikitungo natin sa ating sa ating buhay espiritual, bagamat tayo po'y nasa ating mga tahanan, huwag po natin kaliligtaan na tayo'y patuloy na sinasamahan ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Imagine po natin mga kapatid, sa pamamagitan ng mabuting balita na ipinahayag ng Panginoon Jesus sa atin, kapansin-pansin po natin na sa pamamagitan ng tunay na katawan ng Panginoong Yesus, tandaan po natin lahat, ang ating kaligtasan ay nasa atin. So yun ang dapat po nating pakatandaan. And the third one is, believers have different in the body of Christ. At kung mapapasa po natin ang Romans 12 verse 4 and 5 of verse 4 to 8, kung hindi po nagkamali ang ating banal na kasunatan, so atin pong basahin maigi kung anong ibig sabihin nito. So in the
The letter of St. Paul to the Romans, Romans 12 said, Romans 12, sabi rito, simula verse 4, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho. Imagine po, hindi daw pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo. At isa't isa'y bahagi ng iba. Imagine po ninyo, bahagi ng iba. Isa't isa'y bahagi ng iba daw, ika nga ng sulat ni Apostol San Pablo. So sa verse 6 to verse 8, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin. Ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglilingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung magkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. So imagine po ninyo, the believers have different in the body of Christ. Mahalaga po ang pinakasukat at di malirip na katayuan bilang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos. The real body and the blood of our Lord. So, tandaan po natin ito. Now, the church as the body of Christ. Ano po ibig sabihin nito? First one is Jesus Christ's body makes believers as a member of His body. Ang katawan ng ating Panginoong Hesus ay ginawa ng mga mananampalataya bilang kasapi ng kanyang katawan. Anong po sabi ng unang Korinto, ikalabing dalawang kabanata, talatang 27? Kayo nga ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Sa madaling wika, tayo po ay kanyang katawan. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, sabi kay San Pedro Apostol, at sa ibabaw ng aking bato ay itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng buhay na walang hanggan. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Ang ipahintulot sa lupa ay paihintulot sa langit. Tayo po ang tunay na miyembro ng kanyang katawan. Pangalawa, si Kristo Jesus ay bilang ulo ng katawan. Our Lord Jesus Christ Himself as the head of the body. Colossians chapter 1 verse 8. Si Jesu Kristo mismo ang ulo ng katawan. Amen. Maliwanag po na sinabi ng ating Panginoong Jesus na
siya ang pinaka ulo, pinuno, pinaka ulo ng ating simbahan. Kaya binuo ang Roman Catholic Church. Maliwanag po yun. Si Kristo ang pinakang ulo ng katawan. At ang kanyang katawan ay mga kasapi ng kanyang katawan. Ang tunay na katawan ng ating Panginoong Jesus sa anyo ng tinapay na ostya. At ang pangatlo, my dear brethren, ang huli na po ito, Jesus Christ, the resurrection body is a new temple. Saan ko po mababasa, mga kapatid sa pananampalataya? Tignan natin sa John chapter 2 verses 19 to 22. Ano po ang sinabi? Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ang tinutukoy, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, na alaala ng kanyang mga lagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus." At ang sabi naman ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso, Efeso 2:19 hanggang 22, sabi dito, "Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o tagaibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos, at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinatayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus." Totoo. Yan ang totoo. "At sa pamamagitan niya, magkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang magiging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu." So kapatid, friendship, kapanalanginan, katuwang, just remember this. Our Lord has continued to share or to speak everyone through this Facebook Live broadcast. Tandaan po natin lahat, ang Diyos patuloy na magpapalaganap ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng mabuting balita na ibinabahagi either sa Kapahayagan TV channel, sa Facebook page, Facebook group, at sa YouTube channel, o kahit sa anong FB page o FB accounts. Continue to share the good news, not the fake news. Bakit po? Kung pakikinggan natin ay masamang balita, dyan tayo nababagabag. Pero pag pinakinggan natin ang salita ng Panginoon, just to make sure, our God continue to bless each and every one of us. I hope na patuloy po na maibahagi ang mensaheng ito na inyong napapanood. I encourage to share that on your Facebook accounts, lalo na sa ating mga kababayan sa ibang bansa, sa iba yung dagat. Ano ho? At i-encourage naman natin
na makiisa sa panawagan ng ating buhay na Diyos. Para po sa gayon ay makiisa rin sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Idulog natin sa Diyos ang naging kalagayan ng ating minamalabansa at magkaisa po tayo na ibahagi ang kanyang mga salita patungkol sa tunay na Eukaristiyang itinatag ng Panginoong Hesukristo. At magkaisa tayo na itong quarantine measures ay matapos na. Whether the government will like this or not, the Lord spoke to them that remove that quarantine and let the church of the believers of the Roman Catholic Church and every church is free from this pandemic. Sa makatuwid, wala nang ibang lalapitan kundi ang buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Tayo po'y manalangin. And let us also include in our prayers our frontliners who bravely facing that condition, and I'd just assure that they will be covered by the blood, by the most precious blood of our Lord Jesus shed on the cross of Calvary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Banal, buhay, at makapangyarihang Diyos na nasa langit, salamat po, O Diyos, sa panibagong sigla at lakas na patuloy mong pinagkaloob sa bawat isa. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aming mga pagkukulang. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, naninikluhod ang iyong bayan. Patuloy mo po kaming patawarin, Panginoon. O Diyos, talakasin mo ang inyong ang kalooban ng bawat isa upang sa pamamagitan ng banal mong salita naway magrema sa bawat isa ang totoong pagkalinga at totoong proteksyon na galing sa iyo. And that's the divine protection comes from you. Itinataas ko po, Panginoon, ang mga masatapang na frontliners. Patuloy nyo silang pagpalain, ingatan, samahan at gabayan upang sa gayon sila man ay patuloy na nananalig at nananampalataya sa iyo. Pagpalain mo din po at hipuin ang isip at puso ng mga namumuno sa pamahalaan dito man sa Pilipinas maging sa iba't ibang parte ng daigdig. Naway itong pandemyang hanggang ngayon hindi pa rin mawala ay mawawala o ang bawat namumuno ng pamahalaan sa Pilipinas at buong mundo ay maninikluhod sa iyong banal na pangalan. Umaasa kami, Panginoon, na hindi bakuna ang solusyon sa pagpawakas ng pandemyang ito, kundi kababaang loob ng bawat mamamayang Pilipino at buong sambayanan sa saan man dako ng daigdig.
umaasa kami, O Diyos, na sa iyong awa at habag, kaming lahat na mga tinawag mo sa gawain ng El Shaddai DWI Cyber Partners, maging dito sa tapat pa, ay magsasama-samang magpupuri at sasamba sa iyong banal, buhay at makapangyarihang pangalan. Sa loob man ng simbahan o sa chapel, o kahit sa loob man ng tahanan, tanging pangalan mo lamang ang siyakong at maitaas ng bawat isa, at siya rin maitaas ng bawat nananalig at nananampalataya. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin, kaisa ng panalangin ng aming inang birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, kasama ng banal na Espiritu, kaisa mong nabubuhay at nagahari, noon ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa preaching the living word of the Lord, live virtual preaching ngayong araw ng Miyerkules, June 10, 2020. At ito pong mensaheng ibinahagi ko po sa inyo ay para po sa darating na linggo. Kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, ang preacher na cyber evangelizer buhat sa PFCC Tapatpa, Brother Ryan Astillero. Pagpalain nawa po tayong lahat ng ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Ikaw lamang ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailanman. Matibay at di matitinag hanggang sa dahil sa matapat ka. Thank you, Lord. Ang salita mo, Panginoon. Sabi ni Jesus, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world. Walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa iyo. Ang awa mo'y kailan lagi nakakamtan.
nais ko awitan ka kahit na noong ganasin ko magpupuri pa rin sa'yo. Nais ko purihin ka. Nais ko gawitan ka kahit na noong sa pitin ko magpupuri pa rin. Thank you.